So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So before we start, disclaimer lang po, lahat po ng aking mga sinasabi is based lang po talaga sa aking mga napag-aralan at mga experience sa ganitong field. So hindi ko po ini-encourage na iba talaga na gayahin po yung aking mga tutorial. So kung gusto po talaga natin matuto ng ganito, is much better po talaga na mag-enroll po tayo sa mga electronics school something, o kaya electrical or mechanical. Kasi meron po doon talaga mga lisensyado sa pagdating sa pagtuturo. So, yun naman talaga eh, talagang mga expert na. So, yun. Also, gusto ko rin po palang i-share na hindi po talaga ako blink. So, yun naman po is, nandito na nung lipat ako. So, hindi po akin yan. So, yun. Simulan na natin. Baby, no. So this morning po, naka-receive po tayo ng isang mensahe galing sa aking pinsan. So, ang sabi niya sa akin is kung pwede ko raw ba siyang turuan kung paano mag-layout ng mga component sa isang PCB. So sa mga hindi nakakalam, yung PCB po is ganito pa yung itsura niya. O yun, sabi ko naman sa kanya, try ko lang kasi to be honest, medyo matagal ko na rin kasi talaga siyang hindi nagagawa. So last na ginawa ko siya is mga around, pagkakalala ko mga 2010 pa? 2010? 2009? Nung ako ay high school pa. So ganun kasi yung mga ginagawa namin nung high school kami. Yun, sabi ko, try ko lang. Binigyan niya sa akin yung dalawang layout ng gusto niyong ipaturo. So, ang gagawin natin is yung isa lang nun. So, hindi natin kasi talaga siya gagawin ng bot. Kasi, syempre, ang purpose natin is turuan naman natin siya. Hindi naman talaga gagawin natin yung talagang dapat na trabaho niya. I mean, assignment niya. So dahil pinapili naman niya ako kung anong yung gagawin doon, so pinili ko na yung medyo mahirap. And ito na siya, nilipat ko na. Hindi, joke lang. Ito talaga yung madali. So ito naman yung tinatawag nating microphone preamplifier circuit. So itong ganitong itsura is ito yung tinatawag na schematic diagram. So karaniwan talaga itong ibinibigay sa mga electronics student lang. Tapos ang gagawin nila is pag i-layout nila, parang ilalagay na nila sa mga board to. I-arrange nila depende sa kung gaano kaganda, then kaganda din katama, kabalance. So yun kasi yung mga kinoconsider kapag nagdi-design ka ng PCB, mga layout ng electronics, mga electrical components. So dapat balance siya, tapos maganda tingnan. So yun yung pinapaturo niya sa atin, then tama. Kasi pag hindi, may tendency na pwedeng sumabog. Mga minor lang naman itong pumuputok to. Pero, siyempre, nakakatrauma din. Lalo kapag nagsisimula ka pa lang. So, pinili ko yung figure 2 kasi madali talaga siya para sa akin. Compared dun sa figure 3. So, yun. Simulan na natin. So, yun. Nakalimutan niya pala natin sabihin kung ano ba talaga yung purpose ng microphone preamplifier. So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung nagpapalakas ng electrical signal na nanggagaling sa ating mga microphone. So, ang ginagawa niya is from low electrical signal, pinapalakas niya yun ng konti. Hindi naman talaga ang kalakasan. Yung konting lang na enough lang para at least para marinig siya o para ma-pick up siya ng ating power amplifier. So, yung power amplifier naman natin, yun na talaga yung main na lumalabas ng napakalakas na sound. Gaya na yung tricycle. So, yun. Kung sakalitin naman kasing walang pre-amplifier, ang tendency naman nito is once na dinirect natin yung microphone natin sa isang main power amplifier o power amplifier is pangit yung sound niya. So, may chance naman. So, parang ito kasi nagsisilbi rin kasi siyang parang nag-refine din ang signal. So,
Yun. Sana intindihan. So, ayun. Unang natin gagawin ay papatahimikin natin yung aso. So yun, ang una natin gagawin ay aaralin natin kung ano yung mga electronic component na nandito sa ating schematic diagram. So itong mga nakikita nyo dito is ito yung mga tinatawag nating resistor. Later on, siguro magagawa tayo ng video kung ano-ano ba talaga yung mga purpose niya, tapos kung saan siya ginagamit, tapos kung paano siya gumagana. So itakal natin yan next time. So ngayon, focus muna tayo kung paano siya layout. So medyo nag-jump tayo ng konti kasi ito kasi ay request, itong request niya kasi na to is biglaan din, then bukas na daw niya kailangan. So yun. So start tayo. So next naman is itong ganito is ito yung schematic diagram ng isang electrolytic capacitor. So itong dalawang to. Then ito naman yung transistor natin. So yun, kung titingnan nyo yung schematic diagram natin, itong nandito, ito yung sinatawag nila na symbol ng ground. So kung nakita nyo yan, lahat sila ground. So pag ganyan, pwede nyo na siyang pagsasamasamahin. So kasi yun yung talaga yung purpose niya. So nagtipid na siguro sila sa linya. Pwede ako. So ito, pwede nyo na itong pagsamasamahin. Kasi isang linya lang talaga siya. So pagpasensya nyo na sulat ko kasi wala, ganyan talaga ang buhay. So yun, pinagsama-sama ko na siya. So kasi lahat naman sila is negative. So lahat naman siya ground. So na gagawin is, kung nakikita nyo dito, ang common na ginagawa ng mga electronics student is, kung ano yung mga nakikita nilang component dito is parang nire-reflect lang nila sa alalim agad. Parang ina-assume nila na dyan na agad yung mga location nila. Which is, kadalasan, ganito ang ginagawa talaga. So, halimbawa, tuloy itong resistor. So, may sura kasi ng resistor, yung top view niya is ganito. So, ganyan yan. Then, capacitor naman is ilog. Then, sunod naman yan is resistor. Tapos, ito naman yung transistor natin. So, assume naman natin na bilog din siya. Then, ito yung resistor. Then, sunod naman resistor ulit. Tapos, resistor naman ulit. Tapos, dito naman yung isang resistor pa. So, ang gagawin nila niyan, may isa pala sa battery, is kung ano yung nandun na talaga sa top view niya, yun na yung ililayout nila. So, mangyayari nun, ang gagawin is, diretso dito, tapos dito sila maglalagay ng parang topping niya, parang terminal niya, kung saan ikakabit ito. Ito yung magiging out, ito yung 12 volts na positive. Tapos yung light dyan is maglalagay lang sila ng dalawang dito. Ito yung dalawang volts na yun. So, pas sa kanila i-connect yan lahat. Which is, hindi balance. So, kapag nagdi-design ka, o nagli-layout ka ng mga electronic component, kailangan kino-consider mo rin yung itsura niya. Kung sakaling balance ba siya. So, sa ganitong style kasi is, napaka, hindi naman sayo, pero medyo pangit nga talaga siya. So, ang gagawin natin is, papagandahin natin yung pag-layout nito. Then, papakita natin yung mga teknikong paano siya ilalayout na maayos. Then, paano natin iintindihin yung diagram. Kung ano yung mga itsura ng mga electrical component na to. I mean, electronic component ng mga to. So, dapat alam mo kung mga sukat nila. Kasi, kapag ilalayout mo yan, dapat alam mo kung ano yung mga distancing ng mga kanya-kanyang electronics component. So, since ang request niya is kailangan daw naka 2x3. So, ang ginawa ko is nasa tayong improvise na 2x3 inches na PCB. So since wala tayong PCB, ito na muna yung gagamitin natin. Pero PCB talaga ito. Hindi, yun lang. So ito yung gagawin natin na sasampulan natin. So, ayun. So, dapat familiar kayo ng mga actual itsura niya kasi dapat makompress nyo siya and mapagpagkas siya kung nyo siya dito sa ating printed circuit board. So,
kung sa mga hindi nakakaalam, yung mga itsura niya. So, ito yon. So, tingnan niyo na lang.